Magandang araw mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Ayan, sa ating pong mga kabisnes at mga kapapis, saan mang panig ng mundo mga idol, mapagpalang araw po sa inyo lahat. Bueno, ako po si Taong Gala this time. Isa pong itong reaction video, nakarugtong pa rin po mga idol. Paumanhin po, ito pa rin po ikarugtong sa kaso po na nangyayari ngayon sa kabisnes between Kabisnes and Rick Anhingat. Kasi po, meron lang pong akong nakitang mga punto na nais ko pong ipahayag sa inyo. Ayaw ko na sanang magbigay ng reaksyon. Kaya nga lang, hindi ko po mapigilan dahil gusto kong linawin ang ilang punto de vista. Ano po, na makakatulong ito para po sa ating mga followers, sa mga kabisnes community, para maliwanagan po ang kanilang kaisipan. Bueno, pero bago po natin pag-usapan yan mga idol, ito po ang tutumbukin natin, ano? Pinagdidiinan, sabi nga, na mayroong mga sinabi si Lito at Vera laban kay Kabisnes pero hindi nilang ilalabas. Sabi nga ng kabilang pangkampo, it is because mga kaibigan daw sila. Okay, ang tanong, pag-usapan po natin yan mga idol, paano kung mayroon ngang inilabas na mga hindi magandang salita si Lito at Vera? Makaka-apekto ba ito para kay Kabisnes? Yan po yung ating pag-usapan mga idol. Huwag kayong bibitaw. Samahan nyo ako sa dulo. Pero, hinihiling ko po sana kung bago ka lang sa aking tahanan, pakipindot naman ng subscribe button para po sa ating reaction video, maging updated po kayo. At syempre po ang Kabisnes official, Kabisnes family, and of course, Papa Dins. Okay, good morning po mga idol. Una po sa lahat mga idol, hindi na nga po ako magre-reaction sana, pero hindi po ko po mapigilan na hindi magreaksyon dahil mayroon po tayong mga punto na nais iliwanagin na nanakikita natin doon sa comment section. Alam niyo po mga idol, ang social media is tinatawag na the game of social conditioning, mindsetting kumbaga. Ito po ang karaniwang ginagawa ng kabilang kampo na talagang yumuyurak at sinisira ang Kabisnes. Bakit? Dahil nagkakaroon siya ng talagang, kumbaga, two sides of the coins. Bakit two sides? Dalawa kasi ang mukha na pinapakita. Una, sa kanyang vlog pinapakita na ganun siya, maamo, mabait. Pero, kung titingnan natin, sa comment section naman, doon naman siya bumibera. Dalawa, ang analysis ko dyan is dalawa. Una, pwede niyang i-deny na, ay hindi ako yan. Sa comment section, may nanggagaya. Oo, ako ito. Pwedeng ganun ang analysis niyan mga idol. Kaya the reason why na sa comment section siya bumabakbak. Kasi hindi naman nakikita siya. Pwedeng sabihin, hindi, ginaya lang ako niyan eh. Bakit? Kasi ang projection na pinapakita doon po sa kanyang vlog ay iba doon po sa mga action na ginagawa sa comment section. O hindi ba, matalinong galawan. Okay, ngayon, kung ating pong matatandaan, naglabas po ng saloobin si Ben, si Vera at si Lito patungkol po sa kanya. Ito po yung kinausap ni Kabisnes. Doon po sa comment section, mayroon na nga pong nag-comment. Ang sabi ng comment, na pwede ding i-comment dito ulit sa akin, unahan ko na kayo. Ang sabi po nila, Kabisnes, akala ko tapos na yan. Oo, bakit patuloy pa rin ang mga issue ng ganyan? Kung dati pagtulong, sabi niya, ngayon, yan naman ang mga content mo. Una po sa lahat, liwanagin natin, the reason why na inilabas yan ni Kabisnes, una, kung papalalimin natin ang ating analysis, ito ay para magbigay ng aral sa lahat. Why? Kasi maaaring ang pangyayaring ito, isang magkaibigan, close na magkaibigan, tinuring na mga nakaibigan, talagang higit pa sa kaibigan, pero sinapantaha pa rin si Kabisnes. Itong aral na ito ay maaaring nangyari din sa inyo sa totoong buhay, sa mga manunood. And that is the reason why na inilabas ito ni Kabisnes, inilalabas ito ni Kabisnes upang magbigay aral sa lahat. Dahil ang karanasan ni Kabisnes, pwedeng maging karanasan mo. Yan po ang purpose doon, kung atin lang pong papalalimin. Ngayon, balik naman tayo doon sa argumento na sinasabi, kaibigan niya si Lito at Vera, kaya hindi niya ilalabas kung ano man ang mga sinabi ni Lito at Vera.
Okay, doon po sa katanungan natin, papano? Papano nga kung mayroon talagang totoong sinabi si Lito at Vera against sa Kabusiness? Ito po ay ano ha, pagbabalanse eh, kasi sabi niya mayroon. Okay, sangayunan natin yung usaping mayroon. Para sa akin, no bearing yan. Walang kwenta yung sinabi ni Lito at Vera doon. Bakit? Kasi maaaring yung pagkakataon na yan, pinasok niya sa panahon na naguguluhan ang kaisipan ni Lito at Vera. Di ho ba? Naguguluhan eh. At ang taong naguguluhan, papasukan mo ng ganitong klaseng kwento na paglalason sa kanilang kaisipan, maaaring ha, ilabas nila ang kanilang totoong nararamdaman against Kabusiness. Pero, kung mayroon mang sinabi si Lito at Vera dito, magiging hadlang ba ito sa relasyon ni Kabusiness at ni Vera and then si Lito? Hindi. Hindi makakaapekto. Bakit? Kasi, naunawaan ni Kabusiness ang sitwasyon ni Lito at Vera. Pangalawa, puso, taus-pusong tinatanggap naman nila Vera kung ano ang pagkakamali niya. Yun ang pagkakaiba ni Lito at Vera at itong kabilang kampo. Hindi ko sinasabi mga idol na may pagkakamali ha. Ano lang ito, assuming lang, si Lito at Vera, paumanhin ha, ano ito Lito? Ba't ang kate ng ilong ko? Okay. Ano ito Lito at Vera? Ano, ina-assume natin doon sa sinasabi na mayroon kayong sinabi, sinang-ayunan natin, ipinagpapalagay natin. Pero hindi ko dito sinasabi na totoo na mayroon sinasabi si Lito at Vera. Ang sabi ko lang, kung sakali man, makaka-apekto ba? Ito kasi ang point of argument natin eh. Makaka-apekto ba yan sa relasyon ni Kabusiness at ni Lito and Vera? Hindi. Kasi naunawaan ni Kabusiness yung sitwasyon ni Lito at Vera. Pangalawa, si Lito at Vera marunong tumanggap ng pagkakamali. Yun ang pagkakaiba. Eh sila, hindi siya marunong tumanggap ng pagkakamali. Pinaglalaban pa rin niya kahit alam niyang mali. O ngayon, dito siya sa comment section bumabakbak. Sa lahat ng mga reactors, iniikutan niya. Mayroon pang isang punto mga idol ha. Mayroon pang isang punto. Isa lang yung kay Lito at Vera. Mayroon pa. Nakakakuha siya. Nakita kasi niya na nakakakuha siya ng simpatsya sa mga tao. Bakit? May isang supporters na nag-comment doon eh. O, bakbakan mo raw daw yung mukhang katulong. Oo. Ano ba ang problema ng mga katulong? Ako para sa akin, sa lahat ng mga katulong, kung sakaling nakabalo man kayo, mag-isip kayo. Masyadong minamaliit ang katulong. Pero alam niyo po ba, lahat ng ating mga OFW na nagkakatulong sa ibang bansa ay hero. Sila ay mga bayani. Bakit? Ang trabaho na ginagampanan ng kanilang mga amo na hindi nila magampanan ay ginagampanan ng isang katulong. Kahit yan binabayaran ng salapi, pero hindi yan matatawaran ng value ng salapi ang kanilang serbisyo na ibinibigay, lalo higit na nagtatrabaho sila minsan lampas sa oras na pinag-usapan. Huwag natin pong mamalaitin ang katulong. Huwag natin maliitin ang mga ganito. Kaya ko binanggit ito at isinabi mga idol, ano? Ito po ay additional na lang kasi po nakita ko po yun. Pero sa puntong ito mga idol, sabi nila, tama na itong usapin. Paano magiging tama na habang mayroon mga komento sa comment section na inilalabas, ang reactors ay nagsasagot lang? Hindi naman pwedeng manahimik kami dahil ang kanyang binabakbakan at ang kanyang pilit na sinisira ay ang pundasyon na amin namang pilit itinataas. At nakikita naman namin na sinasang-ayunan naman ng karamihan, iilan lang yung kumukontra dito. At yan ang trabaho ng mga reactors, ipagtanggol ang Kabusiness sa panahon na niyuyurakan ang kanilang kredibilidad. Iyan po ang trabaho ng mga reactors. So sa puntong ito mga idol, parang ano eh, parang yan ang tinatawag natin na social conditioning. Kaya nga ho, napa-topic ako nito. Kasi
Yun po yung strategy ngayon na ginagawa ng kabilang kampo. Kinukondisyon ang kamalayan at kaisipan ng mga tao, lalo na sa comment section. Sa comment section, mga idol, para ang makakabasa, lalong-lalo na yung mga bago man, ay mabigyan ng idea na, uy, ito pala si Ka-Business, ang sama-sama pala ni Ka-Business. At minsan, mayroon din naman tayong mga followers na mahihina ang kalooban. Yan po yung mga 50-50. Kumbaga, parang pa-swing-swing lang. Uban sa kuyog kung sa Bisaya. Ayan, nadadala. Ako para sa atin mga idol, ganito lang. Ganito lang kasimple. Una, hanggat patuloy na may mga nagsasabi ng negatibo sa comment section, hindi yan matatapos kasi nagsasagot din lang. Pero, sa usaping ito, meron kasi akong nabasa eh. Dalhin mo na sa proper venue. Simple lang sana ang solusyon nito eh. Kung totoong reconciliation, talagang tanggapin lang, magpakababa ka lang. Pero, lalong nagsisilab ang apoy at damdamin. Hindi natin malaman talaga. Ako hindi ko rin malaman kung ano ang nangyayari talaga sa kanya. Ano yung purpose niya. Mahirap po matibag ang Ka-Business kasi malaki-laki na po ang pundasyon nito. This is 400,000 of followers na po. Hindi po natin pwedeng anuyan yan. Kasi ang kredibilidad ng 400,000 na naniniwala sa kanya ay nandyan. At nakikita naman natin kung gaano, kung ano ang ginagawa ng Ka-Business. Kaya lang, sa mga nagsasabi na bakit di matigil, ito na naman, may part 1, may part 2 pa. It is because ang gusto ni Ka-Business, maunawaan natin, hindi yung kasalukuyang sitwasyon, kundi yung mensahe itself na nangyari sa kanya. Ano nga ba ang aral na mapupulot natin dito sa nangyaring ito dahil ang sitwasyong ito ay pwedeng mangyari sa inyo o pwedeng nangyari na rin sa inyo. The same scenario, magkaiba lang ang personalidad, pero maaaring nangyari din sa inyo na minsan kayo ay naloko rin ng isang matalik na kaibigan. Ako po si Taong Gala, mga idol. Kung ano po ang inyong opinion, comment down below sa comment section. Ito po ay quick reaction lamang. Pero bago po tayo magtapos, hilingin ko po sa inyo, mga idol, i-follow naman Ka-Business Official, Ka-Business Family, and then Papa Dance. Likewise, Taong Gala, ang ating pong tatlong Kagwang Intoy Official, Kagwang Buknoy, and of course, Kagwang Bay Official. Siyempre, huwag natin kalimutan ang ating magigiting na mga reactors. Andiyan po mga idol si Anime Reactors TV, Analisa Reality Vlog. Kasama po natin si Katangay PLC, Kalingap Torak, Almenda Mix Vlog, Mamflers Channel, Inday, Okray, at siyempre, Kamix Vlog. Ako po si Taong Gala, mga idol. Hanggang dito lang po muna. Pakicomment nga po kung ano po ang saloobin ninyo sa reaction na ito. Bye-bye po muna hanggang sa susunod na reaction video. Sa mga business, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Ka-Business Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan, mga Ka-Business. Ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami. God bless po.